souvenir Amani, thanks. C'est vraiment bien ici chez Paradise City. Lahat ng mga merong real estate property. Dr. DDD Sunga from My Gains Project. Magandang umaga sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click no po yan, Dr. DDD Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start or improve your business, and you need consultant, message ka lang, 0939-525-4311, or sa aking FB page, Dr. DDD Sunga. Okay, so it's Saturday ngayon, at nandito tayo sa Moa Complex. Okay, so meron tayong pinuntahan, special feature natin ngayon today para ma-encourage lahat ng mga merong real estate property na hindi kumikita. Okay? So, we just formed a group, okay, to help people, mga OFW na nag-invest sa condo and other real estate property. Ito turn natin siya into income generating asset. Okay? So, malalaman natin yan kung paano meron tayong dalawang special guests. Okay. So, kasama natin si Ma'am CJ at Sir Oliver. Hello po. Hello po. Good morning. So, I'm sure napanood nyo na sila sa isang live. So, kaka-meet lang namin last Thursday. Then, yeah, we had our business consultation. And then, we came up with this. Ano na talaga siya? Gagawin na natin siya. We will be expanding their business. Tama. Yeah. So, Ma'am, bigyan nga po natin muna sila ng konting intro. You were nurse, tama po? Sige po, sir. From... Yes, I'm Oliver. I'm as Doc Gigi said, we are nurses. What type of We specialize in cardiac. I'm nervous because to be honest, it's really really scary when you hear open heart surgery. Yeah, yeah. So they'll open the chest. Blah blah blah. So I'm a graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Yeah. And my first job was UP PGH. Okay, yeah. Yes. Then you work in the kasama ni Ma'am sa yes. Si Ma'am, oh, batang-bata. Ma'am, 25 ka lang po. Times 2 na po. Kaya ako, ano eh, grooving-groovy sila dalawa kanina, sabi. Si Mommy Daddy, oh, ano, oh, bagets na bagets eh. Yes, Ma'am, nurse ka din po, ano nurse po? Din po ako. Ako naman po ay graduate ng Makati Medical Center. Yeah, okay. Hindi po ako nag-work. Pagka-graduate, and then, nag-EG po muna ako. For 1.5 years, tapos may opportunity sa UK, so yun na po. Yeah. So, ang background po namin, ako sa, ano ako eh, sa parang high dependency po, level 2, so ibig sabihin parang pong step down ng ICU. Mm-hmm. So, yun po. So, pag inoperahan, pag nagising, sa amin sila pupunta. So, parehong delikado. Tapos, nalinya po ako sa education and training. Yeah. Mm-hmm. Siya manager. Ako naman naging manager. Okay. So, while you were there, naisip nyo na, you bought this unit. Opo, paunti-unti po. So, bali, ang plano po talaga namin is one day, gusto po namin dito talaga mag-retire sa Philippines. Yeah. Pero syempre, iniisip po na, opo. So, parang ang iniisip namin is, paano po namin masustain ang aming retirement pagdating ng panahon. So, nung time po na yon, nauso ang mga pagbili ng condo. So, sa mga batch po namin, kami po yung mga unang naka-purchase ba? Opo. Pero, yung mga ginawa po namin na yon, yung syempre mga pre-selling, yung mga kaya mas mababa price po. Anong year yun, ma'am? Next time po kami. Ay, ito po, recent po. Very recent lang po. Pero how many units do you have? Aside from here, meron kayong... Meron po kaming tatlo. Ah, okay. And then... So, rich? Hindi naman po. Hindi ba? Hindi po. Kasi hinuhulugan po siya. Okay. The first condo was 2005. Okay. So, ito yung recent. So, at present, you are managing 3 units. Yes. Or 4? 3. So, and ni-register niyo po sila sa Airbnb. Tama ba? Yes. Oh, okay. And this now one of your sources of income. Yes. Okay. And eto, dito tayo papasok. Eto, delivers. Dito namin kayo matutulungan. Kasi, geto po, madaming OFW. Actually, sabi ko nga, almost 80% ng subscribers natin
ang mga OFW po yan. Mm-hmm. And this is a problem nila, they were persuaded to buy condo. Opo. Mm-hmm. Parang ganun din po sa amin. Yeah, eto, after buying naman nun, anong gagawin nila? Ayaw. They were calling me, Doc, nagbayad ako 3 million to eh. Anong gagawin ko? Wala. And then, gumagastos pa rin sila for maintenance and other things. So, eto na, yun na isosolve na problem nila, ma'am at sir. Okay? So, explain mo na ma'am yung concept natin para matulungan natin mga OFW na merong mga condo na hindi nagagamit. At inaaway na ito sila ng asawa nila. Sabi naman sa kanya, hindi mo, anong gagawin natin yan? Di ba? Tama po. Okay. Tama so, tutulungan po namin kayo ngayon. Sige ma'am, explain nga po natin. So, bali, ang ginawa po namin, naintindihan ko po yung mga nag-purchase na ayaw po na ipa rent, no? Kasi may ang mga Pilipino po may issue sa trust. Trust issue. Po talaga. I'm not sure. Yung mga unit po namin, hindi po agad siya napunta sa Airbnb. Mm-hmm. Pinag-aralan ko po muna siya. Okay, okay. So, noong nagkaroon po ng ano, ang Airbnb po kasi is a platform where you can put out your units o mga vacant spaces ng bahay. Oh, kahit hindi condo, yeah. Ma'am. Kahit hindi po condo, bahay. O kaya kahit po nandun po kayo, a spare bedroom. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. yun ang ano talaga ng Airbnb. Yun po siya. So, parang yun din po ang kanilang tinakil yung trust issue nga. Okay. Pero noong na-experience po namin, kasi ang ano po, nag-research pa rin kami, na kailangan ma-experience po siya. Pagka nagta-travel po kami, ang ginagamit na lang namin mula nung nakilala kong Airbnb na rin sa ibang bansa. At kasama po, hindi na po. We used to use the hotel, pero hindi na since then. So, nag-Airbnb po kami kasama nung may-ari. Kasi gusto kong ma-feel anong ibig sabihin nila doon sa may kasama. At paano yung issue na yun? Paano totoo ba na hindi ko wala ko maramdaman? Mawawala ba yun? Totoo po, wala. Kasi yung palang may-ari, hindi mo siya makikita. Kasi if you are traveling, at kahit na spare room, kahit magkasama kayo doon, ang nangyayari po, matutulog ka lang naman, maaga kang aalis, lalabas ka the whole day. Kasi iba, madami pang apartment, hindi matutulog lang naman doon. Matutulog lang po kami. Hindi po kami nakikita ni minsan. Nakikita lang po kami noong may-ari, noong check-in. Saka check-out. Yung check-out, hindi ko siya nakita. Opo, hindi ko. So, ganun po ang nangyayari ngayon. So, noong na-overcome na namin, sabi namin, okay, ready na tayo. So, ganito na po ang nangyari sa amin. Pinote out na po namin siya sa platform ng Airbnb. And you are earning an average of? Average lang, ma'am. So, sa pagkapag-pinag sir, average na po, ng 3 units yung amount. For ano na yun, additional? I mean, na-add na? Yes. So, okay. Siguro for a week or for a month? Oh, amount. For a month. So, you will earn for a 3 unit mga... Ano siya, ha? BC, ano, occupancy. It will be about 50 to 100. 50 to 100,000. That's mm-hmm. sorry, mm-hmm. sir. Wow. Sometimes. And that can be a medium. That's a medium. Me, average. Sabi na lang yung 50. Yeah. So per 3 divided by mga 15k a month per unit. Okay. And depends on the season. Like Christmas season, this particular unit for 3 weeks. We have guests from Korea. They rented it for 3 weeks for 110,000. For 3 weeks lang. Alright. Okay. So ganito mga delivers, ha. Yung kasi una siguro it's about changing our mindset. Kasi mm-hmm. nag-usap kami ni sir, sabi ko nga it's yung happiness kasi mindset din yan eh. So mm-hmm. parang ganito lang din yan. Pag meron kayong unit, parang mahirap pa siyang ano, ipa rin ba? Dudumihan lang nila. Mm-hmm. Eh kahit di naman dinudumihan. Kahit hindi rin pa rin yan, yung anak mo dudumihan din. So palitan na natin mindset natin, di ba? Ano nang pecha ngayon eh. So dapat baguhin natin lahat ng pagbabago sa buhay natin nagsisimula sa isipan natin. Okay, magiging open-minded na tayo. Mm-hmm. And second, nandito na sila ma'am. So they will help you. Like this one ma'am, kasi nag-interior design kayo dito. So kasama sa package nila ma'am is depende yun sa agreement yung ma'am, no? Opo, meron na po kami mga nagkawang mga packages. Wow. Oo, may package sa sila. So kung ano po yung involvement namin na gusto ninyo, okay. May tinatawag po na full co-hosting o kaya how's po that, ma'am? Ano po yung full co-hosting, so
From bear po ang unit. Ayusan. Ayusin po namin siya. Okay. Meron po tayong mga supplier. We can help you with that sa interior design. Kayo na bahala doon. Yeah, okay na po. And then, if you give us your... Normally po, ang ginagawa po is nagbibigay po ang mga kliyente ng kanilang mga budget. And then, okay, we work around it. So, sasabihin po namin kung hindi kaya. Kasi minsan, ang ano eh, may pera ako, may ganito. Pero, over and beyond naman pala yung gusto nilang mangyari doon. So, we can discuss. So, mag-usap na lang sa budget. Okay, okay, we can discuss po. Very flexible. Very flexible. Then, pati yung hosting itself. Yung hosting po, sabihin, opo, kami na po yung sa parang marketing, sa listing. Okay. Pag sinabi ng listing, yung inilalabas na po. Inilalabas na po parang for marketing at working. Ganyan. Tsaka po yung paano siya, yung wordings po, kami na rin po yun. Okay. Mga captioning. Captioning, yes. Opo. Okay, so, kung paano po siya i-market. Okay. Ma'am, isa sa mga narinig ko naman na mga may condo, yung after daw ng mga nag-occupy, yung dumi or ano, pwede bang isama sa package yun? Opo, so, pwedeng-pwede po. Kasi iyan din po ang isa sa mga problem ng mga nasa ibang bansa, no? Dahil sabi nila, wala pong nag-aalaga. Mm-hmm. O wala maglinis. Okay, o wala. Kasama na po talaga siya. Opo. That's the full package, so full package na po siya. Wow. So, kami na rin po ang maglo-laundry para sa inyo. Wow. Tulong sa bahay niya, no? Opo. Maghintay na lang po siya na money. Or kung may choice naman siya, for example, siya yung mag-design, tinan nyo. Kasi ba may qualifications tayo ngayon. Mm-hmm. Bago na, as your consultant, opo, I'm strongly recommending, opo, na dapat may qualifications bago natin tanggapin. So, actually, maganda naman siya. Masisiyahan nyo. Kagaya, mama, interview natin sila, ma'am. Galing pa silang, London pa, tsaka sa France. Oo, di ba? So, kailangan nasisiyahan naman yung mga guests natin. Okay. So, something like that, okay? So, yung mga condo nyo ngayon na natutulog lang, nandiyan lang, so, pwede na kina, ma'am. Okay? Ma'am, pwede tayong tumanggap kahit sa ang bahagi ng Pilipinas. Tama ba? Kahit province yan, pupuntahan natin. Opo, pwede po. Kaya naman, kakayanin natin yan, di ba? Opo. Para po sa mga G-Livers, kakayanin. Kasi yung mga ano natin, ma, meron mga bumili like Pampanga, meron may mga English yan. Malapit na may Pampanga, Pampanga, Bataan, Bulacan, Region 3, siguro kaya. Kahit Palawan, pupuntahan namin. Ayan. Kaya sa Palawan na. Opo. Actually, dapat may schedule kami January, busy lang. Busy lang. Sige po. Alright, so G-Livers ito, dumating na yung isang sagot sa inyong mga problema. Okay? Ma, paano ba nila kayo makakontak po? Contact number and your FB? So, we can be contacted. May FB page kami sa Air Living PH. Okay. Na? And then our my personal FB is Oliver Perez Cardano. And my contact number, cell phone or mobile number, 0917-502-8943. Yan. Okay. So, ako naman po, yung personal na sabi niya po yung page namin, Catherine Joy Cardano, 0917-103-5393. Okay. Thank you, Mama. Thank you, sir. So, tara na. Tawag na kayo, mga G-Livers. So, kung gusto nyo, you can message me. Connect ko kayo yung kila Mama and Sir. Kasi gusto nila, dumadaan mo na sa akin. Marami sa G-Livers. Sabi niya, Dok, okay ba to? Legit ba? Kasi medyo natatawag na sinasado eh. Mga scam. Yeah. Kailangan, sir, noong Thursday, I've been to, galing ako Makati, minig mo yung mga ilang G-Livers. Sorry po. Yung isa malayo pa lang ako, umiyak na siya kasi naisip lang siya parang 200,000. Kasi mo na nag-consult sa akin eh. Opo. Sabi niya doon kasi mapagmadali eh. Pero kasi mga scammer nagmamadali. Kasi parang deadline na eh. Pag may delay ka ng mga few hours a day, ayaw nila. Kasi nga scam sila eh. Yes, okay? Alright, so thank you very much, ma'am and sir. Thank you po. Alright, thank you very much po. And please share this video sa lalong kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulan na ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. And 1, 2, 3. Let's go! So, magandang bago place sa lahat ng mga G-Livers natin. Eh. Nandito pa rin tayo sa condo unit nila. Hi, ma'am and sir. Sino ma'am kasi yung host nila ngayon? Guest. Okay, sorry. Ang host nila ngayon, si Ma'am Melanie and Ma'am Marites. Tama po. Yes. Ma'am. Yeah. So, ilan days na po kayo dito, ma'am? Dito sa unit nila nag-stay? Wednesday. Oh, matagal Wednesday na. Night. Wednesday night, Thursday night, and then yesterday night. Yeah. So,
From ano po kayo? From France? Miss, from Paris. Si Mama. Ako naman sa London. Okay, yeah. So... And this is our first time to try Airbnb. Yeah, oh, so... Thumbs up talaga. Okay, so... We are in the topics. Na-enjoy yung place, di ba? Yeah, yeah. Kasi ganda, no? Yeah, tapos meron pa dito, ano, isang food. Steps, ilang steps lang yan. Is, it's the swimming pool na. Yeah. Talagang original ba? Yung talagang parang nasa ibang bansa ka. Hindi ba kalayan na we are in the Philippines? In the Philippines, oh, yeah. Oh. Kaya pang kumusta yung experience? Oh, hindi ko rin na-expect eh, pag sinasabi nila kasi yung Airbnb. Hindi, never pa akong nag-Airbnb yeah, kasi okay. Pag nagta-travel ako mm-hmm. sa hotel. Mm-hmm. So, nung nakita ko to, talagang na-impress ako. Kasi mm-hmm. hindi ko talaga na-expect na ganito ang makikita ko. Mm-hmm. Tapos nung binuksan ko nga yung pintuan dyan. Nasaan ba ako? So, talagang impressive, talagang maganda. Tsaka yung sinasabi kanina ni Ma'am Sige, yung trust issue kasi, wala naman yun eh, no? Parang feel at home naman. Kasi hindi naman kayo binother nila, ma'am eh. Ay, hindi naman ang test for me, no? Pinakay niyo ba? Ayaw mo lang. Yung baso, hindi lang sa labas, yun. Ako rin, masagda tayo sa hotel. Nag-Airbnb na rin ako from sa Milan and in Portugal. And then, iko-compare ko nga dito sa pagdaan namin sa pintuan. Wow! The decoration. Yeah, ang ganda eh. Dito kaysa sa hotel, sabi ko nga, pagdating mo dito, makikita mo na talaga na feeling, yung feeling na bakasyonista ka. And then, nandito na lahat. May microwave, meron kang frigidaire, meron kang lutuan, meron kang painitan ng tubig. So, nandiyan na lahat, gathered na lahat. Hindi ka gaya sa hotel na you must have to go out at 11. Dito kung ayaw mo, ay, tinatamad ako ngayon. Painit ka lang, bumili ka na ng pagkain dyan sa baba. So, nandiyan na lahat, ang kanyang sa shower and everything. No, comfortable. And then paglabas mo, a few steps lang. Dive ka na dito. Dive sa swimming pool. Tapos may... But is I found out very, very times up ako ang internet. Ah, okay. Malakas. Wi-Fi. Yeah. Sige. So, okay, so, yeah. Thank you, Mama. Thank you po. Okay, so, ganito ah. So, sa lahat ng mga deliveries natin na may mga units na gusto nyo pang iparent, ilagay natin, register natin sa Airbnb so that you can also help OFW na mga kababayan natin or other nationalities na experience our culture, your place, di ba? So, kung yung problem nyo ay paano ayusin, paano ilagay sa Airbnb and everything, so, meron na tayong solusyon sa problem na yan. So, nandito na yung Air Living Philippines. Kasama natin si Ma'am CJ and Sir Oliver. So, kung gusto nyo ilagay doon ang inyong mga condo or apartment or resort, so just message me, connect ko kayo kila ma'am. Para naman maging income generating ang inyong mga properties. And at the same time, ma-share din natin sa iba. It's about sharing. Life is about sharing.